guys, ayan ang aking dalawang anak, Kai Noah and Kuya Wanmi. And also may asawa at syempre araw ng Linggo kaya tayo ay pupunta sa simbahan. Kailangan natin magsimba tuwing Sunday. Ayan, dapat family day yung mga araw ng Sunday. Kaya, syempre, bago tayo gagala, kailangan muna natin unahin yung ating Panginoon. O, diba, mga kamami? At ito na, welcome ulit sa ating road trip. Ayan, mga kamami, himagsasawa kayo sa kakapanood ng aking road trip. O, diba, lahat na lang ng vlog. Syempre, di mo natin magluluto dahil sobra-sobra ng taba ang ating chef. Oh, ituturo muna ko kayo sa ating kalsada. Oh, di ba? Oh, syempre kapag pumunta kayo sa amin, alam niyo na ang aming bahay. Oh, di ba? Ito yung daan na sa kabilang way na naman to, guys, kasi tayo ay medyo maaga-aga pa kaya dadaan tayo dito sa hindi shortcut. Oh, di ba? Dito tayo dadaan sa looban. Yan, mga kamami. Oh, siguro kabisado nyo na to. Ito yung papuntang Divine Mercy. Malapit lang kasi sa amin dito yung Divine Mercy Marilao. Nandito na tayo sa Lambakin, Northville. Ayan, Northville. Oh, ano ba yun? Basta yun na yun, mga kamami. Pagliko natin dyan, Divine Mercy. Oo, sa Divine Mercy kasi, guys, maganda naman yung simbahan na yan. Kaya lang, syempre, di ba, bawat tayo kung saan yung gusto natin, yung homily, yung gusto yung pari na maghuhumili doon tayo, di ba? Ako kasi mas gusto ko yung mas okay sa akin yung doon sa Bukawi, kasi kami nagsisimba talaga, guys, every Sunday yan. Minsan pagka nagka-emergency hindi kami nakakapagsimba, pero madalang na madaling yan. Every Sunday talaga nandoon kami sa Bukawi. Shout out pala sa St. Martin of Tours, Bukawi. Malapit na yung piyesta nila dyan ngayong July 9. Happy piyesta, St. Martin of Tours. Ayan. Tayo ay medyo masikip kasi yung daan dito, guys, kaya ayaw ng mister ko dito dumaan. Dami-dami kasing mga kalat na sasakyan, ang dami din tao, mga bata, minsan nagsisi dire-diretso ng lakad, hindi tumitingin, no? Diba, nakakatakot pag tayo'y nakabundol, nako, mahirap na. Ayan, no, ang daming alam ng masikip, andyan sila nagpo-park sa daan, no? Shout out naman dyan, matuto naman tayong lumugar, huwag mag-park sa laging nadadaanan ng sasakyan. O, diba, nakikidaan lang kami, nagre-reklamo pa. O, tayo naman kasi dapat tayong mga nakakaintindi kung tama bang doon tayo magpa-park. O, mga kamami, andito na tayo sa tulay ng Villa Grande. At yung side na yan, konti na lang, Divine Mercy Marilao yan. O, diba, ganun kalapit lang sa amin yung Divine Mercy na yan. Madami-daming pumupunta dyan, mga taga-ibang lugar. Kasi yan, talagang dinadayo kasi yung simbahan ng Divine Mercy Marilao. Minsan, pumupunta kami dyan pagka may mga bisita sa bahay, pinapasyal namin dyan sa ayan, sa simbahan na yan. Di ko lang nakuha na picture yung santo dyan, guys. Ang laki ng imahe ni Papa Jesus dyan, napakalaki, ang ganda pa. O, diba, ayan, pagkaliwa natin dyan, yung right side na yan, pagka pupunta tayo sa right side, Divine Mercy na yan. Ayan, no, diba? Ganyan kalapit sa amin. Ayan, o, diba, mga kamami? Andito na tayo sa, Santa Rosa. Kami, sabi ko nga sa una kong vlog, napalibutan kami ng pabrika. Ayan, mga pabrika din yung mga nadadaanan natin, guys.
Ito may mga bahay-bahay pero mas madami yung pabrika kasi dami-daming pabrika dito sa Bulacan. O, oh, diba? Yung mga naghahanap dyan ng work. Pwede kayong pumunta sa ano dito sa amin. Ayan. At syempre, medyo matrapik-trapik na guys. Dito na tayo sa palikot. Ayan dyan din sa side na yan. Pwede, may diretso dyan. Pa Divine Mercy din yung ano na yan, daan na yan. Dito, Santa Rosa na to guys. Dito sa amin guys, hindi ka maliligaw. Ang dami-daming pwedeng daanan. O, diba? Kung maligaw ka man, may mga pwedeng alternative na daan. Ayan na, na-traffic na naman tayo. Sobrang traffic talaga dito sa aming lugar. At ito yung kabilang ano naman to, ikabilang daan. Madalas kasi dumadaan kami sa Inlex kapag nata-traffic, kapag malapit na yung simula ng simba. Pero ngayon medyo matagal-tagal pa kaya pwede tayong maglungkat, o di ba, maglungkat tayo. Dito naman sa dinadaanan natin, hindi naman to gaanong matrapik. Kaso lang, medyo malayo. Kaya, kailangan natin ng mahaba-habang oras. Kailangan natin, meron tayong 30 minutes to 45 minutes bago tayo dito makaraan. Para tansyado natin yung oras, kung anong oras ay dadating. Siyempre, kukwentahin din natin kung tayo ay matatrapik ng paunti-unti. O, di ba? Yan naman talaga. Kailangan nating nakakwenta lahat ng ating gagawin. Ayan, ito naman yung ano, Santa Rosa pa lang. Santa Rosa 2. Santa Rosa 2 yung itong lugar na to guys. O, diba? Hindi naman siya ganong matraffic. Yan, at syempre, nandito na tayo sa paakyat na tayo sa ano, paahon guys. Papuntang Duhat na naman. Ito yung kalsada na medyo masikip ang daan. Hindi naman siya kasikipan guys, kaya lang paahon kasi. Kailangan mong kung yung dala mong sasakyan mahinang nila lang, mahina. mahirapang umakyat diyan. Ayan. Ito na namang left side nating ano, yung mga building na yan, yung pabrika ulit yan guys. O, diba, sabi ko nga sa inyo, napapalibutan kami ng pabrika. Yan, sagana kami dito sa pabrika. Pero ewan ko ba, sa aming, andami naman din namin ditong walang mga trabaho. Oh, andami namin pabrika pero hindi kami maka... Hindi naman lahat ng mga tao dito may mga trabaho. May mga tambay din guys. Eh siguro nga, ang tamad-tamad nilang mag-apply ng trabaho kaya ganon. O, diba? Eh, nasa atin naman yon. Kung gusto nating magkakaroon ng trabaho, dapat sipag at tiyaga ang ating puhunan. O, ayan na mga kamami. Ito yung sinasabi ko sa inyong kalsada na medyo ano, patarik. Yan, at saka kanto pa sa daan kaya dapat bubusin na tayo para walang bibigyan tayo ng daan, bibigyan tila ng way para umakyat kasi mahirap dito pag nabibitin ka. Oh, di ba? Hirap pagbitin. Kailangan 'wag bitinin. Ayan na. At tayo ay kakaliwa na at ano na tayo guys, Duhat. Papuntang Duhat na tayo. At sunod sa Duhat ay ano na yon, MacArthur at ayun na yung Bukawi. Yun. O, diba? Medyo malayo-layo nga talaga dito guys. Kaya lang, syempre, mahaba pa naman yung oras. Kaya pwede ko pa kayong itour sa aming kalsada. O, diba? Mga kamami. Syempre, gusto ko din na makakarating kayo sa aming lugar. Ayan. O,
Gusto ko nga next time kong vlog, hindi naman yung puro kalsada, iba-iba naman, diba? Kaya lang syempre, mas gusto ko kalsada para di kayo maligaw, mga kamami. Para pwedeng-pwede nyo na akong bulagain sa aming bahay kasi kabisado nyo na yung daan, diba? O, andi dito na tayo sa yung kabilang side, guys. Ay, ano na yan? Papuntang mahabang parang Santa Maria. Ayan, diba? Hindi naman puro pabrika lang din yung nadadaanan natin. Syempre, may mga green din tayong madadaanan. Mga puno-puno. Yan. At ito ay syempre, mainam kasi yan kapag yung dinadaanan mo ay hindi lang puro bahay, puro bata, at kailangan meron ding puno-puno. Ayan. Diyan ka dumaan. Dito ka sa long cut, wag sa shortcut. Yan, hindi naman ma-traffic dito, guys. Okay lang pag kayong dito ka dumaan. Kukunti pa lang yung dumadaan ditong mga malalaking sasakyan kasi bawal mga sasakyang malalaki dito, bawal. Yan. Ayan na, medyo traffic na dito, guys, kasi ito na yung Barangay Duhat. Yan, ito yung, ayan, lugar na yan ay Barangay Duhat na yan, guys. Kaya medyo sumikip-sikip na yung kalsada natin kasi madami na yung sasakyan. Ayan, at tayo ay, yung malaking sasakyan na yan, dyan lang kasi yan sa kabilang side. Kaya pwede siya ditong pumasok, pero kung yan, bawal yan, guys. Ayan, medyo traffic na yan. Ito lang naman yung lugar na medyo matraffic. Aakyat na tayo sa tulay ng Duhat. Ayan, may tulay din dito, guys. Ayan, yun yung tulay ng Duhat. At yan ay yan, sa baba na yan ay yung inlex, o yun yung makikita natin yung kalsadang papuntang inlex na malalaman natin kung ito ay traffic o hindi. Yan, kaya kami naglong cut. Kung shortcut, doon kami sa baba dadaan. Yan. Hanggang sa muli kong vlog, mga kamami, abang-abang na naman sa panibagi kong kalsadang i-vlog, babu! Salamat!